Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper. Nandito tayo sa Malaybalay area na dating kinampuan ni General Yamashita and General Tongho, General Tanaka, General Huma at iba pa. So itong ipapakita natin is turtle marker, pero mayroon siyang tinatawag na arrow marker. Kaya binablog ko to dahil paminsan-minsan lang ito makita na may perfect arrow. So yan siya. So kung makita nyo, may arrow way na arrow talaga na ginuguhit. So, sa formation ng stone na to, turtle back. So ibig sabihin, maraming deposit dito na water level. So ito muna, ipakita kong arrow way niya. Yan. Ito siya, perfect arrow talaga eh. Yan, tingnan natin. Yan. So ginawang arrow. Lumut-lumut na to, pero maklaro siya, arrow na to. Yan. Tingnan yung compass. Naka due south ang arrow. So ibig sabihin, sa back nito is tubig. Norte. Yan. Yan ang creek. Matubig dyan. Yan. Yan ang terrain. So, dyan na portion. Yan. Creek yan siya. Okay. Anong creek to, Kepe? Sawaga. Sawaga River. River pala eh. So, dati may mga hapon dito na naliligo. So, talagang may Japanese encampment. So, ito ipapakita natin is ang turtle marker. Yan siya. May ulo. Then, may katawan pero walang paa. Then, nilagyan ng arrow sa ulo. Ibig sabihin, directional. Yan siya. So, makikita talaga natin na arrow talaga eh. Yan, oh. Yan ang compass. North-south alignment. Okay. So, ngayon, susukatin ni Black Phantom ang distansya. Okay. Pakisukat, Kipi. Yan lang yan. Yan muna ang maliit. Eh, ito muna ito. Ito. 5 inches yan. Lock mo. 5 inches. Yan. So, ibig sabihin ito, kukuha tayo ng conversion. So, inches to yard. So, 5 yards dapat. So, ngayon, Black Phantom, yan, may bahay to dito sa may-ari. Yan. So, susukatin natin ng 15 feet. So, 5 yards is equals to 15 feet. Okay. Doon. Yeah. So, south direction, 15 feet yan. Yan ang target natin. Trench natin yan mamaya. Pinaklearing ko lang lupa. So, maraming ugat ng kahoy. So, yan ang distansya ng... Stidia, lock! Ilock mo, okay. So, ito yung 15 feet. Yan. So, dito, ito yung dig site. Okay. Good na. Okay. So, Black Phantom, ano masabi mo? Tama lang. Sa pole. Okay. So, ngayon naman, okay. Itong direksyon ng arrow na to, tripod D po to. Okay. Ayan siya. So, pag kukumpasan natin itong isa, ito. Naka 315 yan. 315 degrees, itong angle niya. Tapos, 45 degrees, itong isang angle niya. Ayan. So, baka simot yung 45. Actually, 225 yan. Pupunta doon sa bahay. Ano po si ito? Ito naman, sa kabila niya, na angle, naka 135 degrees. Yan. Diba? Perfect pagkagawa ng araw. Ito yung sinasabi natin na legitimate marker. So, ngayon, pina-clearing yung lupa, pero maraming ugat. Pina-test dig ko, doon sa kabila sa 135 degrees. Yan. So andun ang mga tropa natin na testing yan. Yan. Yung marang na yan, luma na yan.
So ang direction yan is ito. Hindi niya maigay. Ayan. East-west alignment to dig site. So now west position 3 feet from marang, all 3. Yan na. So may coordinate yan dun sa kabila. May puno dun. May bato, tapos may bato dun. Guys, may bato din dito. Tapos creek. So ito lang pinapakita ko dahil itong bantayan nyo. Pag ang arrow way ay perfect siya. Tulad yan. Marker talaga yan. So sa mga nakatira dito, ibig sabihin yan, walang gumagawa ng mga Pinoy, gawa ng Japanese. Yan. So sana maintindihan nyo, buddies, na hindi basta-basta ang pag-trace ng STM. Dapat naka-align siya sa 83 grams or single compass decoding. Ito, alam natin to na may sukat, may tamang sukat siya. Tapos may alignment doon. So, ibig sabihin, north-south alignment, sa north nito ay tubig. So, yan pinakita ko, may tubig yan. May mga bata pa noong ligo. Yan. Tubig talaga yan. Sa Waga River. So, ngayon, sa south direction naman, ito yung mga target natin. So, ulitin ko, ang arrow na to is 5 inches. Converted into directional distance, 5 yards. So, 15 feet, yun ang target natin. Diyan. Diba? Napakasimple na single compass. Pero, legitimate talaga ang marker. Yan. Okay. Ayun. Laruhin nyo. Arrow na perfect. Kasi pang arrow. Compass, yun rin. Diba? Ito tayong masabi. Talagawang gawa na talaga ng Imperial Japanese Army Engineering Battalion. Tapos turtle back. Yan siya. Okay. So, tingnan natin ang coordinate ito. Kunin ko yung compass. Tapos punta tayo sa nag-testing. So, ito yung primary target niya. Ito yung alignment sa south. 15 feet. Galing doon. So, gumagamit tayo ng COGD Fujiwara decoding kay sa mentor ko, Brother Sato. Ito yung tinuturo niya sa akin. Applicable sa bukid nun. So, talagang sapol na sapol lahat. So, ito, may marker to sa ilalim. Hindi ko pa pinatuloy kasi may maraming ugat. So, ngayon naman, dito sa nag-test, ito na, itong target, no? East-west alignment. Yan. Okay. Due east. Yan ang pinatest ko. Yan. Yan sila ngayon. 21 feet galing dito. Tingnan natin, no? Compass. Yan. Okay. Yang marang na tatlo yan. Luma yan. Okay. Yan. Align. Dito may coordinate marker. Itong hole na to, yun pa rin, north-south alignment sa pinangukay natin. Yun pa rin, 21 feet. Yan. Fix half-buried marker na STM or surface trim marker na naka-align doon sa dig site. Ayan. Masukat, 21 feet. Ba, perfect. Yeah. So, dyan nag-testing ang tropa natin. Yang marang naka-line. Yan, tatlo. East-west alignment yan. Okay? Yun pa rin sa Waga River. Okay. So, ngayon makita natin na talagang prepared site. So, kailangan lang na dapat tama ang pag-apply. Tamang remapping para
hindi tayo mawawala sa mga dig site. So once again buddies, this is Chris Sniper saying it's Sleep and Explore. Thanks for watching and Bansai!